Sindihan ng kalan sa medium heat o katamtamang lakas ng apoy. Sunod, maglagay ng 1 can na condensed milk o isang lata. Maglagay din ng 1/2 cup na giniling na bigas. Sunod, 2 cups na giniling na malagkit. Mas magandang gamitin yung giniling na malagkit at giniling na bigas na nakalagay sa pack kaysa yung ipapagiling mo pa. Kasi mas smooth ang maluluto mo o yung pagkain mo kapag ka nakapack ang gagamitin mo. Ayan, haluin mo lang. Pagkatapos haluin, maglagay ng 2 cups na tubig. Shout out sa nagtatanong kung ba't ganito boses ko. Tanong mo sa nanay ko. Ayan, patuloy na haluin hanggang sa ma-absorb ng giniling yung malagkit. Ay, tanga, mali. Hanggang sa ma-absorb ng malagkit at ng bigas yung tubig. Okay lang kahit may buo-buo, mawawala rin yan mamaya. Basta, patuloy mo lang na haluin. Kapag malapot-lapot na yung texture, magdagdag ka ulit ng 1 cup ng tubig. Tapos patuloy mo lang na haluin sa loob ng 5 to 8 minutes o hanggang sa lumapot ulit. Pagkalipas ng 5 to 8 minutes, maglagay ka ng 2 cups ng gata, yung unang piga. Yan, dapat una ha, kasi 'di ba? Mas better talaga, mas best yung una kaysa sa pangalawa o sa mga susunod pa. Alam mo 'yun. Gets mo? Ayan, gising na yung anak ko. Wala lang, sinabi ko lang. Ayan, patuloy na haluin sa loob ng 10 to 15 minutes o hanggang sa lumapot at maging texture. Tanga. Hanggang sa lumapot at maging smooth yung texture. Huwag kang ngito sa paghalo hanggang sa mahilo ka. Charot. Ayan. Sa pagluluto ng inutak, halo lang talaga ng halo kasi nga, para maging smooth yung texture niya at para maiwasang masunog yung ilalim at para maging bantay. Pagkalipas ng 10 to 15 minutes, maglagay ng 1/4 cup na asukal at 1/2 teaspoon ng asin. Pero depende sa'yo kung gusto mo maglagay ng asukal. Patuloy lang na haluin sa loob ng 5 minutes. About sa asukal, malalaman mo yan mamaya kung bakit pwedeng hindi ka maglagay ng asukal. Shout out sa nagsabing, inaantok siya sa pagbablog ko, nakatulog na raw siya. Ang masasabi ko, sweet dreams. Good night. Kahit good morning ka dito. Pagkalipas ng 5 minutes, patayin mo na yung kalan. Tapos dapat ganito na yung texture niya. Yan, smooth, kita mo. Kita mo dapat. Yan, tapos kumuha ka ng 1/3 na dami ng inutak. Basta, pag hinati mo yung inutak, mas marami dapat yung ube flavor kaysa sa original flavor o yung plain flavor ng inutak. Tapos, yung natira sa kawali, maglagay ka ng 1/2 teaspoon ng ube flavor powder. Pwede rin namang gel o liquid, kahit anong liquid ang gamitin mong ube flavor. Tapos, hindi mo yung kalan sa medium high at tutuin sa loob ng 5 minutes. Siyempre, dapat habang niluluto yan, kailangan patuloy mo lang nahaluin kasi nga, ganun lutuin ang inutak. Gets mo? Po. Wait lang mama ha. Yan, pagkalipas ng 3 to 5 minutes, patayin mo na yung kalan tapos itabi mo muna pansamantala tong inutak. Tapos, ayan, maganda ka ng lenayara. Tapos, pahiram mo ng konting-konting mantika. Huwag kang maglala, malinis yung kamay ko, nagugas ako. Hindi ako nagugas ng puwet. Promise, hindi ako nag-CR. Tapos, pagkatapos mong pahiran ng mantika, yung lanayra, tabi mo na sa pansamantala. Ayan, tapos ihanda mo na yung ube flavor at syempre yung original flavor o plain flavor ng inutak. Shout out kay Manay. Tinatanong kung may kain na raw ba ako. Wala pa nga eh. Pwede ba palalambob mo ako? Palalambob mo na lang. Gutom na nga kami. Thank you. Ayan, sa bawat lanayra, maglagay ka ng 1/3 cup. Sa walong lanayra yung nagamit ko, kaya sa bawat lanayra maglagay ka ng 1/3 cup na ube flavor. Tapos sunod, sa pangalawang layer, maglagay ka naman ng 1/4 cup na original flavor o plain flavor ng inutak. Para sa pangalawang layer ha. Huwag kang ano dyan. Dapat ilapat mo yung second layer o yung plain inutak sa ibabaw hanggang sa matakpan yung ube flavor.
Yan, pagkatapos maglagay ka ng condensed milk. Ako ang ginamit ko, half tablespoon lang. Pero depende sa'yo kung gano'ng karami yung gusto mong ilagay na toppings na condensed. Ayan, spread mo lang sa ibabaw. Tapos itabi mo pansamantala dahil ihanda natin yung kawali. Maglagay ka ng asin. Kahit gano'ng karaming asin, pwedeng 1 cup. Ayan, binigyan na kita ng idea. Pwede ring half cup. Ayan, basta matakpan lang yung pinakasahig ng kawali. Dapat medyo malaki, maliit na kawa. Ayan, tapos takpan mo. Tapos painitin mo ng 10 minutes sa medium high. Ayan, merong kumakahol na aso. Parang sa comment section, dami. Haha! Yan, pagkalipas ng 10 minutes, maglagay ng lanera o wire rack para maging patungan ng steamer plate. Ako ang madalas ginagamit ko na patungan, ayan, lanera o kaya yung stainless bowl. Ayan, basta kahit anong meron kang available sa kusina mo na maging patungan. Yung steamer plate ko, gamit galing yan sa steamer, syempre kaya nga steamer plate. Ayan. Tapos ipatong mo yung mga inutak sa ibabaw ng steamer plate. Tapos ayan, takpan mo tulad ng ginawa ko. Tapos lutuin mo sa 50 minutes na medium high na apoy. Pagkalipas ng 50 minutes, bilis ng video, no? Ayan na itsura niya. Diba, kumukulong yung ibabaw. Yan, sarap. Gutom na ako. Tagal naman nung ipalalamog nung nagtanong na kung gutom ba ako. Gutom lang ako, hindi ako inaantok. Umaga na dito, kagigising ko lang. Shoutout ulit. Shoutout sa nagsabing para akong kaluluwa. Huwag ka mag-alala, mamaya andyan ako sa inyo. Hindi mo ko makikita kasi kaluluwa lang ako. Happy Halloween! Ayan, taste sa tayo, sarap niyan. Sarap talaga nito. Luto ka na mamaya, pwede rin bukas. Pero huwag ka mag-alala, hindi sa pilitan to. Pero i-share ko yung recipe. Alam mo kung nasaan. Nasa dulo ng video na to. Huwag ka puro tanong. Panoorin mo hanggang dulo. Ulit-ulit eh. Alam mo yun? May costing na yun. Kung gusto mo itinda, check mo na lang din. Panoorin mo hanggang dulo. Ito totoong shoutout. Shoutout kay Kafoodie Datag ni Vines. Kay Kafoodie GameStop Gameplay. Shoutout sa'yo. Shoutout din sa'yo, Mary Abalos. Pasensya na, late na ako nag-shoutout sa mga tunay na nagpapa-shoutout. Ito na ang list ng recipe ng ating inutak, ube flavor. Ube, hindi obe. Goodbye.